Sa videong ito, ituturo ko po sa inyo paano gamitin itong si P2P platform gamit si GCash patungo kay Binance. Buksan po natin si Binance. Punta po tayo sa P2P trading. And then, may kita nyo po sa taas, meron pong iba't ibang currency. May USDT, BTC, BUSD, BNB, and ETH. So, punta po tayo kay USDT kasi yun po ang bibili natin. Sa pagpili naman po ng ating seller, tatlong bagay po ang ating kit dapat i-consider. Una po, yung pinakamura. Pangalawa is yung dami ng trades ng seller. At yung pangatlo ay kung anong payment method yung gagamitin natin. So, piliin natin yung may GCash. Kasi nga GCash po yung payment method na gagamitin ko. So, enter the amount. Sabihin natin 520 po yung bibiling ko. So, equivalent to 10.49 US dollar. And then, buy USDT. Tapos po, ay pili po tayo ng payment method. Pinutin natin yung GCash. And then, kopyahin po natin yung GCash number. I-chat ko lang sandali yung seller. Sinend niya yung pangalan niya, tapos yung number niya. Okay. And then, transfer po tayo. Buksan natin yung GCash account natin. At katapos, send money. Input po natin yung number. Oh, sorry. Amount yung natatype ko. Input po natin yung number ng GCash account. And then, yung amount. 520. And then next and send, and then screenshot po natin yung nanasend na po natin, and then balik po tayo kay Binance, chat po natin yung seller, send natin yung payment proof natin. Okay, and then yun na nga, nag-chat na nga siya, receive na. Then back po tayo. Pindutin yung, huwag kalimutan pindutin yung transferred next. And then katapos nyan, antay-antay na lang po tayo na pumasok na po yung currency order po natin sa kanya. So antay-antay lang muna. Kapag matagalan po, kung feeling nyo hindi po nire-release ng seller natin, pwede po tayong mag-appeal. Si Binance na po yung bahala sa parusa sa kanya. Pero in my past transaction, wala pa namang nangyaring ganyan na hindi nagbabayad. So, antay lang tayo. Kung medyo naiinip, pwede po natin i-chat si seller na kung pwede pong pakirelease na po yung order natin. So, i-chat nga po natin. Chat natin ng please release. Kindly release. Oops, ito po, dumating na nga po yung ating order na US dollars. At i-chat po natin si seller. Okay, thank you. So, yun nga po, ganun po kadali mag-trade sa P2P. At matapos po nyan, huwag po nating kalimutang bumalik ulit sa ating wallet. Kasi kinakailangan po natin i-transfer yung P2P wallet natin into Spot wallet. So, punta na nga po natin yung ating wallet. And then, pindutin po sa taas, right side, yung P2P. And then, pindutin yung transfer. Transfer. Tapos, yun nga, from P2P to Spot Wallet. Piliin po natin yung currency na trinade natin kanina, yung USDT. And then, kung ilan yung amount, maximum. And then, yun na nga po. Ganun lang po kadali. Yun na nga po, kung nagustuhan nyo po yung video nito, baka pwede pong pakisubscribe na lang po yung YouTube channel po natin, yung Mr. Clever TV. Maraming salamat po.